Christ. Alam ba natin kung saan tayo patungo? After tayo mamatay, may isang tao na naghanap siya ng magandang isulat sa kanyang lapida. Nakaisip na ba kayo ng ganyan? Anong isulat ko sa lapida ko man? Born 1900. Death or died 2022. Wow, 122 years na. Ano? So may isang tao na punta doon siya sa sementeryo. Naghanap siya. Oh, kita niya dito, itong mga nakalagay sa lapida, RIP, Ritubado Ininga Patay, or Risto Ikaw Pisos, or Rest in Peace, you know. So, ano maganda? Oh, may nakita siya doon. Yung nakasulat, binasa niya. Sabi niya, "Friend, as you are passing by, what you are now, so once was I." Ano ka ngayon? Dayo ka dyan sa harap ko, buhay ka. Buhay din ako dati. What I am now, andito na ako sa libingan, soon you will be. Sunod ka rin. Mamatay ka rin, pauna-una lang. Ano? Prepare for death and follow me. Wah. Sabi niya daw, parang dinatuluyan na ako nito. Ano? Pero parang may kulang, sabi niya. So, prepare for death and follow me. Ito yung dinagdag niya. To follow you, I am not content until I know which way you went. Saan ka pa pupunta talaga? Bakit mo ako pasundin, ano? Baka pumunta ka imperno, ayaw ko dun. Okay? So I will follow you only when I knew where did you go. Alam ba natin kung saan tayo pupunta? Sabi ni Kristo, if you have him in your life, you have this assurance and your future is secured that when you die, you will also live with him. Meron ba tayong ganyang klaseng assurance? Kung wala pa, if you have not yet believed and accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, make him your Savior today. Because time will come. Baka hindi mo siya matanggap. Ano? Huli na ang lahat. Wala na pong pag-asa after the grave. Today, sabi ni Pablo, today is the accepted time. Now is the day of salvation.